What's up mga ka-whitey? Welcome to my YouTube channel, MH Tutorial. Now guys, ang pag-aaralan natin o ituturo ko sa inyo ay kung paano po ba tayo maglalagay ng chapter sa ating pong YouTube video at ano nga ba ang kahalagahan nito. Ito guys, tutorial na ito ay part 9 ng ating pong series na kung paano po ba ang tamang pag-upload ng mga YouTube video natin. Ano? So guys, nandito kayo sa aking channel, no? So ang una natin gagawin guys ay pupunta muna ako sa ating pong YouTube. Ayan, dito po sa ating pong YouTube app, no? So, pupunta tayo dito guys para i-play po yung video na lalagyan natin po ng chapter. So, pupunta po ako dito sa ano ko, sa channel. Pwede kayong pumunta dito sa channel nyo or dito sa YouTube studio, no? So, pwede akong pumunta dito sa channel ko. Ipi-play ko po yung videos na akin pong gagawa ng chapter. So, ito po yung videos na gagawan ko ng chapter. So, ngayon guys, ang gagawin kong una ay ipi-play ko po yung video. What's up mga ka-whitey? Welcome to my YouTube channel, MH Tutorial. Ayun guys, so naka-play na po yung ating video. Ang gagawin ko naman ngayong next guys ay pupunta ako sa ating pong Google Chrome. Dito, i-open ko rin po yung YouTube. Ayan, youtube.com. Tapos pupunta po ako dun sa aking pong picture sa taas. Ayan, sa aking picture sa taas. Hindi naman kailangan guys naka-desktop site, no? Okay lang po hindi siya naka-desktop site. Kung makikita ninyo, hindi naman po siya naka-desktop site. So, pupunta po ako dun sa pictures ko. Pupunta ako dun sa Creator Studio. Ayan, sa Creator Studio. Ayan. Pagdating ko ng Creator Studio guys, pupunta po ako dun sa video. Ayan, yung video list. Ayan, pupunta po ako doon. Hahanapin ko guys yung aking new upload videos, no? Which is, ito pong isang ito yung nasa pinakauna. Gagawan po natin siya ng chapter. So, pipindutin ko lang yun guys. Pipindutin ko uli yung parang pencil sign. Ayan po, makikita nyo guys dyan yung pencil sign, no? Ayan po. Pipindutin natin yung pencil sign. Tapos, mapupunta po tayo dito sa screen na to, which is yung ating pong description, title. Ayan po yung paano mag-set up po. Ano, andyan yung playlist, andyan yung mga end screen and add cards. So, ang gagawin natin guys, itatap ko lang po yung description box. No? Ito pong description box. Itatap ko lang siya. Ayan, makikita nyo po. Makikita nyo po, pipindutin ko itong nasa baba. Ipindutin ko itong nasa baba para bumaba po yung ating pong cursor. So, pindutin ko siya bababa para bumaba yung ating cursor. Tapos, ilalagay ko dyan una guys ay chapter. Isusulat ko dyan chapter. Kasi chapter po yung gagawin natin, no? Tapos, pindutin ko uli guys yung... Ito, no? Ayan. Tapos, ngayon guys, ang gagawin natin, lalagay po natin dyan yung mga time. Parang military time po, ano? So, parang start tayo ng 0. Tapos, punta tayo, lagyan natin ng dalawang tuldok. Tapos, 00. So, tapos space, ilalagay natin dito start. Start po, yan. Tapos, i-enter uli natin. Ayan. So, ngayon guys, ang gagawin natin, mayroon na po tayong chapter, nakalagay na po, naisulat na po natin yung chapter, tapos yung start. Ngayon, ipi-play natin yung video kung ano pa yung mga segment na kailangan natin i-highlights. Guys, ang chapter kasi ginagawa ito, lalo na kung mahaba ang video ninyo. Kasi pag mahaba ang videos ninyo, tapos mahaba ang introduction ninyo, usually ina-abandon ng viewers yung inyong video, nagkukos po yun ng pagbaba ng inyong pong audience retention, which is very important to your YouTube videos para po mag ano, para i-promote ni YouTube sa kanya pong platform. So pag mababa ang audience retention nyo dahil inabandon ng viewers ninyo yung inyong video, bababa po yung performance ng inyong video. So ang mangyayari ngayon guys, yung chapter ang magsisilbing ano way or isa sa mga way para po hindi i-abandon ng viewers yung inyong video, because dito sa chapter, hina-highlights po niya yung mga important part po ng videos ninyo. Kumbaga, ito po yung topic mismo. So, pwede silang mag-jump into that topic po gamit po ang chapter. So, ngayon guys, pupunta tayo dun sa video natin. Ipi-play po natin yung ating isang video. Ayan, play ko lang guys ha. Guys, ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano ba tayo gagawa ng playlist. But guys, first, ituturo ko sa inyo ano ba yung kahalagahan ng playlist guys. Playlist is all... Ayan guys, makikita natin guys dito yung time, no? Ayan po, 0 to 26 po. Sabi dyan, i-explain ko kung ano ang kahalagahan ng playlist. So, ibig sabihin po, ang lalagay natin na time ngayon ay 0, 26, no?
So ilalagay natin dito guys ay 0 0, tapos dalawang tuldok 26, tapos space, kahalagahan. Tapos ngayon guys, enter ko ulit para sa susunod na time. So play uli natin yung video. First, ituturo ko sa inyo ano ba yung kahalagahan. Guys, ipo-forward ko lang ha para mapunta tayo, para mabilis po yung tutorial natin. Play, paano ba tayo gagawa ng... Ayan, tapos makikita nyo guys dito yung time uli. Ayan, sabi dito 2 minutes and 23 seconds po. Ano? 2 minutes and 23 seconds. Ang sabi ko dito ay paano ba tayo gagawa ng playlist? Playlist, actually guys, madali lang gumawa ng... Yun, so doon na po tayo. So balik tayo, anong oras? 2 minutes and 23 seconds ang nakalagay kanina, no? Ang ilalagay natin dito, babalik tayo dito, ilalagay natin 2 minutes and 23 seconds. Tama ba? Ayan, 2 minutes and 23 seconds po. Tapos space natin how to create playlist, no? So, ayan, enter uli natin, guys. Balik uli tayo dun sa video. So ngayon guys, ang gagawin nyo, paano nyo ba ilalagay ngayon dito yung mga videos ninyo sa playlist? Ang gagawin nyo lang... Ayan, so yung 3:47 po, makikita nyo uli yung time dito. 3:47, paano mag-add ng video sa playlist, no? Paano mag-add ng video sa playlist? So, enter ulit natin guys. Balik tayo dun sa video. Ayun, makikita nyo guys dito, 8:37 po, natapos po yung ating pong tutorial. So, 8:37. Ayan, lagay natin dito guys, 8:37. 8:37 and ang ilalagay natin. So ayun guys, kompleto na po yung ating pong chapter, no? Ang gagawin lang natin ngayon ay isi-save po natin yung chapter ninyo. So dito po tayo pupunta sa save, tapos pipindutin lang natin yun guys, and yun. So ang gagawin natin guys ngayon, titingnan natin kung nagwo-work. Punta tayo dito guys sa video uli natin sa YouTube. Puntahan natin guys yung video natin, no? Your channel, and go to your videos. Ipi-play po natin siya para makita natin. Now guys, para makita kung nagwo-work, ganito po ang gagawin ninyo. Pindutin nyo po itong parang arrow na to, ano? Yan sa baba. Ang ano po yan ay para sa description kasi yan. So sa description natin nilagay, no? Pinindot natin yan guys, ito po yung description, ito po yung ating hashtag, at ito po yung ating pong chapter, no? Makikita nyo dyan, yan po yung chapter. Pag lahat po ng time na yan ay naka-blue, ibig sabihin po nagwo-work po yung inyong chapter. But, halimbawa po, isa sa mga visitors ninyo sa inyo pong video ay nag-comment ng number, may possibilities po na mawala po itong chapter na to o ma-disable. So, ang gagawin nyo, i-delete nyo po yung message na yon. Yun lang po ang pwede maging cause kung paano ma-disable po yung inyo pong chapter. Ito pong chapter na to, pag pinindot po dun sa part na yon during video, mapupunta po sila dun sa chapter na yon, no? So, ganun lang guys ang paggagawa po ng ano ng chapter. So, maraming salamat po. To see you again po. Ano? Thank you so much and God bless you all.